Kamusta mga kaibigan? Alamin natin ang kwento ng isang lalaking mangingisda na nawala sa Pacific Ocean ng 438 days. Ano nga ba ang nangyari? Ano ang kanyang ginawa para makasurvive sa gitna ng Pacific Ocean ng mahigit sa isang taon? Dito yan sa Kinuwento TV. Ang Pacific Ocean ay halos one-third ng ating mundo. Ito ang pinakamalaki at pinakamalalim na karagatan. Mas malaki pa nga ito kahit pagsamasamahin ang mga kalupaan natin sa mundo. Meron ditong maliit na mga isla na hindi din pwede tirahan. Kaya kung sakali na mawala ka sa Pacific Ocean, napakaliit na lang ng tsansa na ikaw ay makasurvive o ma-rescue dahil sa laki nito. Ito ang kwento ni Jose Salvador Alvarenga, ang taong nawala sa Pacific Ocean. Siya ngayon ang may world record na malamang ay wala nang gustong tumalo sa kanya na pinakamatagal na nawala sa karagatan at nakasurvive pagkatapos ng 438 days o isang taon mahigit. Ano nga ba ang nangyari? Si Jose ay isang bihasa na mangingisda sa Mexico. Kaya noong November 17, 2012, siya kasamang isa pang lalaki na si Ezequiel Cordoba ay magkasamang umalis sakay ng kanilang maliit na bangka sa Costa Azul na nasa Mexican Pacific Coast. Ang balak lang sana nila noon ay mangisda lang ng nasa kalahating oras. Dahil sa maliit at walang kagamitan ang kanilang bangka, hindi sila handa sa bangungot na darating sa kanila. Ito ay may 7 meters lang ang haba. Wala pang bubong, meron lang isang maliit na motor at lagayan ng kanilang mahuhuling isda. Alam nilang may paparating na bagyo sa lugar nila noong mga panahon na iyon. Subalit ang mga mangingisda sa lugar na iyon ay yun lang ang pinagkakakitaan para masuportahan ang kanilang pamilya. So, sinubukan pa rin nilang mangisda kahit delikado. Nung mga oras na yon, may layo silang 120 kilometers mula sa Pampang. Pagsapit ng alauna ng madaling araw, dumating na ang bagyo sa lugar nila at halos palubugin na ang bangka nila. Dahil sa takot ng dalawa, ang lambat nila sa pangingisda ay pinutol na nila at tinapon na nila sa dagat lahat ng kanilang nahuling isda. Pati na rin ang ilan sa kanilang kagamitan para madali imaneobra ang kanilang bangka. Desperado talaga silang makauwi na noon, kaya pinilit nila tawidin ang malakas na bagyo at madilim na karagatan. Pagsapit ng alas 7 ng umaga, nasa 24 kilometers na lang sila mula sa Pampang at nakikita na nila ang mga kabundukan. Subalit sa kasamaang palad, nasira ang motor ng kanilang bangka. Dahil sa wala rin silang sagwan, ang kanilang bangka ay nagsimulang itulak ng malakas na hangin pabalik sa karagatan. Buti na lang, ang kanilang onboard radio ay gumagana pa at nakapag-report pa sila sa kanilang boss tungkol sa nangyayari at sinabing susunduin nga sila. Subalit bigla na lang namatay ang battery ng kanilang onboard radio. Isipin nyo na lang ang frustration na naramdaman ng dalawa nang mamatay ang baterya ng kanilang radio na ayun na lang sana ang paraan para magpa-rescue. Habang ang mga kabundukan na nakikita nila na malapit na sana sila sa Pampang ay unti-unti nang nawawala habang tinutulak sila ng papalayo dahil sa malakas na hangin. Ang kanilang boss ay nag-organize ng search and rescue operation na tumagal ng ilang araw. Dahil sa palayo na ng palayo ang kanilang bangka, naging pahirap na rin ng pahirap ang paghahanap sa kanila. Dahil doon, tinigil na ang paghahanap kila Jose at Ezequiel. Makalipas ang 5 araw, nasa 450 kilometers na ang layo ng bangka nila sa Pampang bago ito huminto sa pagtulak ng hangin.
Noong mga panahon na yun ay wala silang ibang makita kundi puro tubig lang kahit saan silang direksyon tumingin. Tapos ang bangka pa nila ay sobrang liit na hindi ka makikita ng mga nasa himpapawid kapag kumaway ka. Wala rin silang flare gun na pansignal. Dahil nga na wala rin silang pagkain sa kanilang bangka, ang ginagawa nila ay hinuhuli lang nila ang mga isda at ibon na dumadapo sa kanilang bangka gamit lang ang kanilang kamay para makakain. Kinukuha din nila ang mga nakikita nilang plastic bottle para kumuha ng tubig ulan para makainom. Pero may panahon na hindi talaga umuulan. Napilitan silang inumin ang dugo ng hinuhuli nilang pagong. Minsan naman iniinom na rin nila ang kanilang sariling ihi. Isipin nyo na lang, araw-araw nasa isang maliit ka lang na bangka. Isang tao lang ang palagi mo nakakausap at ang tangi mo lang ginagawa para aliwin ang sarili mo ay manghuli ng isda at matulog. Makalipas ang 4 na buwan, ang kasama niyang si Ezequiel Cordova ay nawala na ng pag-asa. Tapos siya ay nagkasakit na dahil sa kinakain nilang mga hilaw na pagkain. Ayaw na rin niya kumain ng mga panahon na yun dahil doon namatay si Ezequiel sa gutom. Dahil doon, naging mag-isa na lang si Jose sa bangka. Sa gitna ng karagatan na wala siyang ibang makita kundi ang mga alon sa dagat at ang kalangitan. Kung titingnan natin sa mapa, kung saan siya andoon ay nasa gitna siya ng Pacific Ocean na bihirang-bihirang may dumadaan na barko. Subalit sinabi ni Jose na may dumaan daw na barko na cargo noon. Meron itong 4 na tao. At kinawayan pa nga siya, subalit tuloy-tuloy lang ang barko at hindi siya tinulungan. Isipin nyo na lang kung gaano siya na prostrate ulit noong mga panahon na yun, sapagkat ilang buwan na siyang nasa karagatan at yung nakita niyang barko na sana'y makaka-rescue sa kanya ay nakita na siya, subalit hindi ito huminto. Pagkatapos ng 11 months, nasa 8,000 kilometers na ang kanyang layo mula sa kanilang pinanggalingan. Nagkasira-sira na rin ang kanyang damit. Meron lang siyang sweatshirt na nagpoprotekta sa kanya sa init ng araw. Noong January 30, 2014, meron siyang nakitang buko na palutang-lutang malapit sa kanyang bangka. At meron ding mga ibon na dumadapo sa kanyang bangka. Dahil doon nabuhayan si Jose dahil naisip niya na mayroong isla na malapit doon. Pagkatapos ng halos kalahating araw, nakakita na siya ng isla. Nang makita niya ito, nilangoy niya na kagad ito. Nakakita siya ng isang bahay na mayroong nakatira. Iyon ang unang pagkakataon na makakita siya ng ibang tao mula sa kanila na 438 days na ang nakalipas. At nasa 11,000 kilometers mula sa kanila. Ang isla na ito ay ang Ibon Katol. Isa itong remote spot na matatagpuan sa ating mundo. Kung saan na ang susunod na mapupuntahan niya pagkatapos ng Ibon Katol ay ang Pilipinas na may layong 5,000 kilometers mula sa isla. Kung inabot siya ng 11,000 kilometers at 438 days bago siya napunta sa Ibon Katol, aabutin pa siya ng nasa 240 days pa bago mapadpad dito sa Pilipinas. Sinuwerte pa rin si Jose sapagkat napadpad siya sa isang napakaliit na isla sa gitna ng napakalaking karagatan sa gitna ng ating mundo. At na-rescue siya dahil sa isla na ito. At nakabalik na nga si Jose sa kanila sa El Salvador at sumulat siya ng isang libro tungkol sa kanyang karanasan sa gitna ng Pacific Ocean. Kaya lang kinasuhan siya ng pamilya ni Ezequiel Cordova. Pinagbintangan siya na kinain daw ni Jose ang kasama niyang si Ezequiel. Pero ang sabi ni Jose na wala itong katotohanan sapagkat nalungkot siya na mawala ito sapagkat iyon na nga lang ang kanyang kasama sa gitna ng karagatan.
Mga kaibigan, iyan ang kwento ni Jose Salvador Alvarenga na Malakas Away na movie ang kwento. Ano ang masasabi nyo? Kung kayo, kakayanin nyo din ba ang pinagdaanan niya sa gitna ng pinakamalaking karagatan? Dito na natatapos ang ating kwentong kaalaman. Huwag natin kalimutan mag-like, subscribe at pakipindot na rin ang notification bell. Salamat!